guys. Magandang hapon. Today is Thursday. Happy Thursday. Kakatapos ko lang sa work, guys. And nakakatawa yung nangyari ngayong araw na to. Kasi kagabi, nag-text ako. Tinext ko yung booking office namin. Naghahanap ako ng chef. Sabi ko, may available ba kayong chef? Kasi available ako today. At saka sa Thursday. So, wala. Walang reply. So, yung mind ko is nakaset na na mag-gym kaninang umaga. As in, gumising ako ng around 4:30. Nilakad ko si Remy. So, yun. Nagkape. And then, nag-shower. Kasi nanood pa ako ng balita. Tapos, nag-shower. Ayun nga. Then, habang nagpapalit ako, pinapalit ko is gym cloth na. Ito na, bandang 7:30. Di ko alam kung sasagutin ko ba or what. Sabi ko, sagutin ko na nga, baka kailangan ng tao. O kaya kung pumasok ng 4 hours lang. Ito na nga, tumawag yung nurse. Sabi niya, are you coming today? Kasi naka-schedule ka. Yan ang sinasabi ko. Kasi, hindi lang once nangyari to sa akin. Siguro pang patatlo na to. Na naka-schedule ako tapos hindi ko alam. So confirm siya na naka-schedule ako pero hindi ko alam. Usually kapag ini-inform nila sa akin, nakakatanggap ako ng confirmation. Sabi ko, sige, dadating ako pero half an hour ako mali-late. Sabi niya, oh, sige, that's okay. Kasi mahirap kasi mag-anap kapag ka-oras na. Buti na lang kamo, hindi na approve yung overtime ko kahapon doon sa full-time job ko. Kasi busy kami ngayon. And yun, buti hindi na approve. At saka tomorrow, nag-apply din ako, buti hindi na na-approve. Alam niya na sa work kasi, ang priority lang ngayon is mga part-time. Kung sino yung gusto mag-extra shift, binibigyan instead na yung full-time mo, diba? So yun, so tomorrow may work na naman ako. Kinonfirm ko bago ko umalis sa work. Ang hassle kasi yung mind ko naka-set up na siya na mag-workout ako, tapos marami akong gagawin ngayon. Gusto kong itapon yung mga recycling na bote, tapos mag-workout, tapos maghanap ng dryer cleaner kasi kailangan ko dalhin yung suit na sinuot ni Mikey sa ano, sa event nung nag-attend kami. So yun, malamang bukas ko na siya gagawin. So yun lang ang na-share ko. Buti na lang kahit rush yung araw ko ngayon, as in ngarag ako ngayon, wala kasi sa schedule ko yung work ko ngayon. So yun. And alam niyo ba guys, yung snow is natunaw na kasi dalawang araw nag-snow from the other day tapos kaninang umaga. And then ngayon tila na siya, maano na siya, clear na ulo yung paligid pero madilim siya. So yan guys, dadaan pala muna ako sa fresh ko kasi bibili ako ng something na chemical kasi nag-clog yung shower tub namin dahil yung sa buho ko kasi palagi nandudugo ng buho ko. So yun, kailangan kong bumili.
guys, ang ating nalikom na pera sa Battle Depot is 28 and 10 cents. O, diba? Ewan ko sa Ontario kung meron ng ganyan. Kasi parang meron ako nabasa nung April na mag-i-start na silang mag-ganyan. Not sure. Let's see. Let's find out kapag napunta tayo sa Ontario. So, diretso ako ngayon sa laundry service. Malapit lang dito. Ginugol ko siya 7 minutes away. Dito na tayo, guys, sa service, laundry service. Dalawa yung katabi niya. I think yung isa is parang ano, wash and roll. At saka yung dolphin. Pero sa dolphin ako pupunta. Hello. Hi. I have a pants here and top. Okay. Nagluluto ako ng dinner. And hindi siya special. Mabilis ang luto lang kasi wala na tayong time after work. Hindi natin kailangan magluto ng magarbo. So, ganyan lang naman yung mostly ang niluluto ko. Pero hindi naman palagi sausage. Siguro once in a week. Tapos yung burger, patties, ako lang nang titimpla nun. Kasi, mas gusto ko yung ako yung nagluluto kaysa yung binibili sa supermarket ng mga frozen. Kasi, wala lang, para feeling ko, hindi siya masyadong salty, maraming lahok. Kasi simple lang, salt and pepper lang naman. Tapos, onion, yun, konting oyster, tapos medyo spicy, kasi masarap is medyo spicy na patties. Guys, ang ganda ng weather, guys. Today is Saturday. Maganda sana pumunta sa lake, kaso frozen pa yung mga lake. So yan, guys. Kakatapos ko lang, guys, sa gym. And ang sarap ng feeling. Pinakita ko lang sa inyo, guys, kung gaano kaganda yung weather ngayon dito. Ang highest temperature niya is positive 14. Today, sunny. Pero next week, uulan na naman. Okay lang kasi kailangan natin ng rain. Kailangan natin ng ulan. Buti nga ngayon, medyo okay na kasi before last week, before mag-snow and umulan, dry na dry yung paligid. So, okay yung ganito. Iinit tapos uulan. During days, I mean weekdays, tapos weekend, sunny, di ba? Mas maganda yung ganun. So yan, hindi kami gagala today kasi kailangan ko mag-prepare ng kung anik-anik. Right now, pumunta ako sa Walmart kasi may kailangan akong bilhin. Mag-DIY ako, guys. Kasi yung buko is hindi napantay yung kulay. Dito, black, tapos dito sa dulo. Ano na siya? Yung kulay pa nung umuwi ako sa Pilipinas. So, gusto ko siyang lagyan ng dark lang. One shade lang. Pero hindi siya ibang kulay. Basta black lang. Kasi, next week, attend tayo ng wedding. Kaya, busy ako ngayong araw na to. So, kaya gagawin ko na yung mga dapat kong gawin. So, meron ba akong bibili sa Walmart? Sa pakulay ng buhok. Ano pa bang bibilin ko? Basta,
before summer. Kasi pag summer, dyan na nadadagsa yung mga bumibisita. So, yan, hindi masyadong traffic. At saka dun sa gym, pagdating ko, busy siya. Pero after half an hour, nag-alisan na agad sila. So, timing yung dating ko. Kasi dumating ako dun, mga past 8 o'clock na. So, yun. Kaya nakapag-workout ako. At saka medyo nakapag-video ko ng ilang clips. So, meron lang akong sasagutin dun sa ibang katanungan. Mga few question lang naman about dun sa pag-move namin dito sa Alberta. Kasi ditong last comment na na-receive ko, sabi ni Kuya is, lagay ko na lang dyan sa screen kung ano daw ba, first time ko nag-travel dito. Ewan ko kung tama ba yung pagkakatanda ko. Kasi ang tanong niya kung first time lang daw namin nag-travel dito sa Alberta. Actually, nung 2021, nag-visit lang kami dito, nagpunta kami sa Banff. Hindi talaga kami naglibot dito sa Calgary. Kumbaga, dito lang kami dumating sa... I mean, dito kami nag-arrive sa Calgary Airport. And then, nag-take kami ng rental car. And then, straight to Banff. Hindi talaga kami nagdala dito. So, yun yung katanungan niya, sinagot ko. Bali, 2021, nag-visit lang kami dito. Tapos, nung nag-move kami dito after a year, o diba, ang bilis ng transition, ang bilis ng pagkakadecide namin lumipat dito. So, yun, 2022, nung lumipat kami dito, dinala namin yung sasakyan namin, tigisa kami. Tapos, ang dinala namin is yung mga importanteng bagay lang. Wala kami dalang any furniture. Nothing. Kung mga damit lang, yung mga kaldero, yung TV, yun. And ano ba yung tips bago mag-move ng Alberta? Syempre, consider nyo guys yung una-una, ano ba yung goal nyo? Ba't kayo mag-move dito sa Alberta? Kasi nung nag-move kami dito, meron na talaga kaming plano. May goal na kami. And then yung pangalawa, yung security, syempre yung career nyo, yung work. So, syempre, kailangan alam nyo sarili nyo na although mayroong mga nag-move dito kagaya ko, nag-transfer lang sa company pinagtrabahoan ko. So, yun, which is good para hindi kayo mag-worry kung ano ba yung work na papasukan nyo. So, yun, kailangan talaga, guys, sigurado kayo kung meron ba kayong work. Or, sigurado kayo sa sarili nyo na ano kayo, may makukuha kayong trabaho according sa kakayanan nyo. Yun, para sure kayo. Mahirap kasi yung, alam niyo yung guys, na pagdating dito, mag-iisip kayo or mahirapan kayong maghanap ng trabaho. Yun yung pangalawa nyong isalang-alang paglilipat kayo dito. And then kapag okay na, then maghanap kayo ng titirahan nyo. Kasi yung apartment na tinutuluyan namin dito guys, alam nyo ba, ang kwento nun is 2 weeks before kami mag-move, saka namin nakita yun. Kasi marami kaming hinahanap na apartment kasi inu-consider namin yung titirahan namin at saka yung work kung gaano kalayo. Kasi as in wala kaming idea ano ba yung lugar dito kasi wala din kaming kakilala. So yun. So Google lang lahat ng ginawa ko guys. Kumbaga as lang kay Google kung gaano kalayo yung tinitirahan namin ngayon do sa work. Tapos yun. And kung may family kayo, syempre kapag may kids kayo, kailangan meron kayong titirahan na mas malapit sa apartment or lugar na tutuluyan nyo. Kasi kapag winter dito is mahirap. Alam nyo, pagka sumagat ang lamig, sobrang lamig, and yung yelo, makapal. So kung meron naman kayong sasakyan at kaya rin yung i-drop off yung mga kids nyo, okay lang.
And then kapag okay na yung first part na yon na sinabi ko, ang pangalawa yung gagawing step is kung magda-drive kayo and may kids kayo, kailangan yung mag-check-in sa mga hotel. Kasi kami, ang check-in namin is parang dalawa o tatlong hotel. I'm not sure. Hindi ko na kasi tanda. Kung interesado kayo, ililink ko dyan sa taas yung vlog na long drive namin papunta dito sa Alberta. So, yun. Like, a week before kami mag-travel, nag-book na ako ng mga hotel para sigurado. And then, yun, kasi mahirap kapag magda-drive kayo guys ng dire-diretso. Nakaka-stress yun. And masama yung ma-overfatigue kayo tapos nagda-drive kayo. Hindi maganda yun. Kung ako nga, pagod eh. Kasi mahirap din yung nagda-drive ka, lalo't nag-iisa ka sa sasakyan. Mahirap yun. Tapos may mga kids, mas mahirap din yun. Kailangan nyo ng rest. And then, kapag nagda-drive na kayo, kailangan yung tank nyo is palaging full tank, guys. Kapag meron kayong madadaanan na gasoline station, mag-stop kayo and i-full tank nyo. Huwag kayong magpapa less than half tank ng sasakyan nyo. Or mas maganda is magdala kayo ng galon just in case. Kasi pag nagta-travel kayo, especially sa Ontario, kasi yun yung pinakamahabang stretch na da-drive nyo, kailangan nyo talaga na may reserve kayong gas. So, yun ang ginawa namin. Every time na may madadaanan kami na gasoline station, fill up, full tank, ganun. So, yun. I think yun yung tips na masasabi ko. Papuntang, kung kayo yung nag-iisip, lumipat dito sa Calgary. So, yun guys. Meron din ako nakikita mga videos na nagpo-post kung worth it pa bang lumipat dito sa Calgary. Nasa sa inyo yun guys, kung may goals kayo, kung ano yung plano nyo, ba't kayo lilipat dito. Kasi pag gusto, may paraan. So, yun, kailangan positive kayo and sundin nyo yung goal. Huwag kayong paawat sa mga negatibong comments. Kasi walang mangyayari kapag ganun. Think positive lang. At syempre, nasa tao ang gawa. So, yan guys, punta tayo sa Walmart kasi almost 11 na. Hi, baby. You miss mommy? You miss mommy? You want some treat? I'll give you one. Okay? Let's play. Let's play first. Okay? Now, sit. Sit. Go sit. Down. Paw. Kiss mommy. Now kiss mommy. Kiss mommy. Go here. Good boy. Quick haul natin to. Wala naman ako masyadong binili. Ano lang yung binili ko sa Walmart. So ito, buti na lang nakasili siya. $2.97. Dalawang klaseng binili ko. Isang straight cut at saka itong crinkle cut. Tapos ito yung binili kong pangkuloy ng buhok. Natural black. Mamaya gagawin ko siya. Tapos bumili ako ng sauce para sa lunch namin. Magluluto daw si Mikey ng Mexican. Tapos ito, ilaloko siya sa codfish. Mag-fish and chips kami anytime this week. Tapos bumili ako nito, nakasale siya. Kapag nag 20% off kami next week, bibili ako ng madami. Kasi siya dati siyang $18. Ano na siya? $13. So, yeah. Pag nag 20% off kami, bibili ako madami. So, yun. Kaya, bumili ako ng sparkling water kasi last week, nung nag-grocery ako, merong nagdala sa work ng nag-order ako ng cod. Ang laki-laki ng codfish. Hinati ko siya sa apat kasi sobrang dami, $25 lang siya. At saka yung salmon belly. So, yun, doon ako bumibili ng isda. Marami pa yata silang ibang klaseng isda. Hindi ko lang alam kung anong meron pa. Pero, yun, this week, lulutuin ko yung codfish. Sa, maybe this week, para
maluto ko siya kasi hindi ko pa siya natatry. So, yan guys. Ako'y kakain muna ng aking post-workout meal kasi hindi pa ako kumain since morning. Nag-black coffee lang ako. Kain tayo guys. Toast with avocado. Kain tayo guys. Ito yung lunch natin. Tortillas with egg. Lagyan natin siya ng, nilagyan ko na siya ng feta cheese at saka sour cream. Heavy yan kasi tortilla yan. Thank you. Tapos ito yung binili ko kaninang salsa sa Walmart. Mexican hot sauce.